guys, what's up? It's Christine Ray and welcome back to my channel. And for our second video, i-share ko sa inyo kung paano ako mag-edit ng aking YouTube videos. Folder na para sa gagawin kong new project, and kasi ito yung magiging destination ng inyong entire project. And next is nilalagay ko lahat doon ang clips na aking gagamitin para sa project. So next thing is pupunta na ako dun sa Adobe Premiere, at ang gamit kong Adobe is Adobe Premiere Pro CC 2015. So una, gawa kayo ng new project. Siyempre, i-title nyo siya. Ganun ang title, and click nyo yung browse, then go to the destination folder, then select folder. Yung ginawa nyong folder. Click nyo yung scratch list, and make sure na pare-parehas yung mga project. Dapat nakalagay is same as project, lahat. Kapag okay na, doon kayo dito, punta kayo dito sa mini project and mag-create kayo ng folders. Ako, ang ginagawa ko kasing folders is DSLR, materials, and sequence. Under the DSLR, doon ko nilalagay yung mga clips na kakailanganin. Dinadrag ko lahat ng clips doon sa DSLR. And under sa materials, meron ulit tatlong folder yon, which is yung mga songs, overlays, and pictures na gagamitin para sa project. And under the sequence, dito tayo mag-work, dito tayo magtatrabaho. And as much as possible, i-rename nyo yung sequence na gagawin niyo. And then, kapag okay na yung mga ginawa nyong folders, punta kayo sa DSLR and drag nyo yung mga clips sa baba para makapagsimula ng edit. Then, ayun nga, kapag maglalagay kayo ng mga files dun sa gagawin yung project, mag-i-drag nyo na lang yun. Pwede namang i-drag lahat. Yung mga songs, overlays, lahat, pictures, halos lahat nga, pwedeng i-drag. And ang ginagawa ko is, syempre, sa pag-shoot natin, merong mga unnecessary clips dun. And ang ginagawa ko, kinakat ko yung mga unnecessary clips, yung mga masyadong mahaba, yung mga boring, ganyan. And piniplace ko sila sa right order, ganyan, para syempre sunod-sunod yung mga videos. Next is, doon naman tayo sa effects. Yung mga effects na to, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga lagi kong ginagamit na effects, yung mga video transitions and video effects. So dito tayo sa dissolve. Pag dissolve naman, cross dissolve. Pag slide ang gamit ko, ang ginagamit ko rito under slide is band slide, center split, push, slide, and split. And then wipe, cross zoom, and distort. Under the distort, ang ginagamit ko is warp stabilizer. Kasi maganda yung warp stabilizer kapag nag-film kayo at medyo mauga, isa-stabilize niya. And ito yung itsura kapag merong stabilize at kapag wala. Yung mga effects na yon, nilalagay ko siya either sa text or dun sa clips mismo. Dito naman tayo sa audio transitions. Ang ginagamit kong audio transition is sa crossfade. And under the crossfade, ay merong constant gain. Constant power and exponential fade. Para halimbawa, dun sa
Magagamit kasi ito mismo sa audio para mas maganda yung pasok ng isang kanta. Halimbawa, pag natapos na yung isang kanta, and may parang entrance yung kanta, hindi basta-basta magpe-play, parang ganyan. And ganun, yung mga, para meron talaga siyang transitions. And then, dun tayo sa overlays. Paano ba ako gumamit ng mga overlays? And si ate kasi yung nag-search ng mga overlays na mga ginagamit namin. And hindi ko alam kung saan niya nakakuha yung overlays na yon. So, yun na nga, punta tayo sa overlays, kung paano ako gumamit ng overlays. Punta tayo sa materials, syempre, andun yung overlays. And, pinaplay ko lang sila ng ganito para makita ko talaga kung ano yung itsura ng mga overlays na available doon. And then, dinadrag ko sila down para mas makita ko mismo kung ano yung mga magagamit kong overlays na pwede kong ilagay sa aking project. Sa mga previous vlogs ko, meron talaga akong favorite na gamitin. It's either ito or ito. And then, ito lang naman yung mga usually kong ginagamit na overlays. Itong overlays ko kasi, meron siyang kasamang audio and hindi ko naman kailangan ng audio. So, kapag mag-delete kayo, kung gusto nyo i-delete yung audio, i-press nyo lang yung Alt, and then, click nyo yung i-delete nyo, gusto nyo i-delete, and then, delete. I-delete nyo siya. Eh, kung gusto nyo rin naman yung video mismo ang i-delete, not yung audio, ganun lang din, press Alt, and click nyo yung gusto nyo i-delete, and then, delete niyo. So, ganito ako paano maghanap ng mga overlay ko, gagamitin ko. And then, kapag maggamit ko na sila, yun yung gusto kong gamitin. Ginagawa ko, syempre, kinakat ko. Kinakat ko yung entire na video na yun. And i-expand ko siya para mas maganda yung pagkakat ko. Hindi siya putol-putol. And then, paano naman pag ganito, pag in-overlay ko siya. And then, ganito yung effect. Color black. Pag kasi color black, ang nakuha niyong overlay, syempre, ayusin niyo yung opacity. Una, gagawin nyo muna is press letter F para mag-fit siya sa screen. And ayusin nyo yung opacity. And then, gagawin nyo is screen. And then, makikita nyo na yung mismong video. Ganyan. Yung sa overlay, pwede nyo siyang ayusin mismo dun sa, eto makikita nyo, pwede nyo siyang ayusin mismo. Just click the motion. Pwede nyo siyang ayusin doon sa mismo screen para mas makikita nyo kung ano talaga yung itsura niya. So, doon naman tayo sa sound effects. Ito lang naman yung mga usually kong nagagamit na sound effects. Pop sound, mouse click, and fast swish, and mga funny laughs, and so on. Marami pa. And syempre, ipi-place ko sila kung saan ko sila gusto i-place. Kung saan ko dapat sila ilagay. Then, kung makikita nyo yung ganyan, may parang mga drawing-drawing na pagandyan, like this. Yes, syempre, yan yung tunog. And as you can see, dun sa una, wala pa siyang tunog, kaya ikakat natin yan. And then, kukunin lang natin yung merong tunog. And then, same lang din naman dun sa mga audio na ginagamit ko, ganun din ang ginagawa ko, hindi lang sa sound effects. So, ito yung mga ginagamit kong songs. And sa background music naman mismo, ito yung mga mostly na ginagamit ko. Thank you.
ng mga audio or musics na ginagamit ko, saan ko ba sila nagagamit? Usually, nag-download na ako sa internet and sinesearch ko sila isa-isa. Sinesearch ko sila isa-isa kung copyrighted ba sila, pwede sila ma-copyright. Basta isa-isa, tsinatsaga ako na lang kung free ba sila. And ma-introduce ko sa inyo si Audio Library, sa YouTube siya. And libre lang lahat yung mga music, yung mga audio na naka-upload sa YouTube na yun. Parang kasi ng ano siya ng YouTube. Parang relate sila ng YouTube eh, license. Basta mga libre. Libre yung mga binibigay nilang mga musics doon. Basta i-credit mo lang sila. Use the proper credit kapag gagamitin mo yung kanilang audio. And meron kasi ako mga na-discover na ibang free na websites na nagpapagamit ng mga musics, which is yung Thematic and Epidemic Sound. Pero kasi syempre, wala tayong budget. May bayad din eh. Kaya doon tayo sa libre. Pero safe naman daw sila. And sabi ng mga ibang vlogger, YouTuber na napanood ko is hindi porke na sabi doon sa kinuha yung video is non-copyrighted, hindi na siya maka-copyright in the future. Pwede nang maka-copyright yun, sabi. So, ito yung mga websites kung saan ako nagda-download ng mga musics, mga audio na ginagamit ko. And next is yung text. Paano ba ako maglagay ng mga text for titles and others? So, punta kayo sa title. Title, new title, and default still. And then, okay. And then, yan. Pwede na kayong mag-type dyan ng kahit saan. And pwede kayong mamili ng mga different fonts na gusto ninyo. And ito yung mga hili kong gamitin na fonts. Usually, kung nagagamit na fonts. Kapag okay na, ilalapat ko dun sa gusto kong lapatan ng title. Halimbawa, ganito. And take note, sa lahat naman ng mga sa clips, sa mga pictures, pwede nyo silang gawan ng lagyan ng mga effects, yung mga transitions, ganyan. And then, paano ba ako mag-adjust ng mga colors? Usually, si ate ang gumagawa ng mga adjustments sa colors. And hindi ko pa siya napapag-aralan. And then, kapag tapos na ako mag-edit ng mga videos ko, ay pinapacheck ko kay ate kung okay na, and then siya yung mag-adjust ng mga kailangang i-adjust, mga kailangang ayusin para okay na, and then ready to upload. And then guys, kapag gusto niyo pang balikan yung video na gagawin niyo and meron kayong other na gagawin, i-save niyo lang siya by clicking the Control S, and then masasave yung project niyo and pwede niyo pa siyang balikan. So, pwede pa kayong makapag-edit doon. And paano ko ba i-save yung mga videos na ginawa ko, yung project na ginawa ko? And unang-una, ginagawa ko is render in and out. And then, ayun, hintayin nyo siya hanggang sa matapos. And then, export media. And then, meron akong mga binabago na settings, kagaya nito. Then, kapag okay na, hintayin ko siya ma-export. Hintayin ko yung mga encoding, ganyan. Kapag okay na siya, yung video is lalabas dun sa folder na ginawa ninyo. Kasi nga, yun nga yung destination folder na ginawa ninyo. Yun, para dun sa entire project na yun. Guys, yun lang naman yung may share ko kung paano ako mag-edit ng mga YouTube videos ko. I hope meron kayong natutunan. And yun lang naman yung mga basics na ginagawa ko kapag nag-e-edit ng videos. And if you like this video, give this video a thumbs up. Comment down below kung ano yung gusto nyong itanong or kung meron kayong gustong sabihin, nais na sabihin. And subscribe to our channel and hit the notification bell for more upcoming videos. And maraming salamat po sa panonood.